Ito lang June 26, 2021, umere ang final episode ng Paano Kita Pasasalamatan, isang documentary drama na kung saan si Judy Ann Santos ang host nito. Bago magtapos ang kanyang programa, sumulat siya ng nakaka-touch na mensahe para sa kanyang mga fans. Narito ang kanyang sulat sa kanyang Instagram. Sa bawat natatapos na programa, palaging may lungkot. Pero kasabay ng lungkot ay ang ngiti sa mga puso naming lahat. Dahil alam naming maraming tao ang may mabubuting puso at marami ring nagkaroon ng pag-asa at marami ring na-inspire. At mapalad kami dahil nagawa naming maibahagi sa inyong lahat ang mga kwentong nagbibigay ng pag-asa sa lahat na sa kabila ng problema, pandemya at kaguluhang nangyayari sa ating paligid, hinding-hindi mawawala ang kabutihan ng bawat tao. Taus-puso akong nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng PKM. Mamimiss ko kayo. Mamimiss kong magbahagi at matuto sa mga kwento ng bawat taong magbahagi ng programa natin. Sir Deo, Antita Corey, maraming salamat po sa tiwala. Mother Eric, Manay Ethel, and Mother Bibbs, salamat sa paggabay sa akin. To my launch at Pro Mary Jean at Ralph Dat Mercado at TPF, thank you. Bob at Ryan Agoncillo, thank you. Thank you sa paggabay at pag-alalay sa akin mula sa unang araw na ginawa natin ang pilot episode. At sa inyong lahat na sumubaybay mula sa unang araw ng PKM hanggang sa huli, maraming salamat po. Ang Paano Kita Pasasalamatan ay nilikha noong June 2020. Pagkatapos ng isang taon ay mamamaalam na ito sa pag-eere sa Kapamilya Channels. Naging maubong naman ang balibalita na handa nang lumipat sa ngayon si Judy Ann Santos sa ibang network kung sakaling may mag-abot ng offer sa kanya. Matapos kasi ng guesting ni Judy Ann Santos sa Mars Pamor para sa special birthday celebration episode ni Ia Villania Arellano, marami tuloy sa mga netizens ang nagtatanong kung lilipat ba ang binansagang soap opera queen sa GMA. Sa eksklusibong panayam ng PEP, sinabi niyang wala pa siyang natatanggap na offer sa ibang network gaya ng TV5 at GMA, maging sa mga production company na katulad naman ng Viva at Cornerstone. Handa siya kung sakaling may magbigay sa kanya ng offer. Paano kung ang GMA na ang naunang mag-alok ng offer sa kanya? Kasi ngayong araw lang ay nag-post ang GMA Network sa kanilang official Twitter account na mayroon daw award-winning actress na magiging kapuso na Son. Alam naman natin na si Judy Ann Santos ay isang multi-awarded actress dito sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Si Judy Ann na kaya ito? O baka ibang artista? Kayo, anong masasabi niyo mga Kayansky? Just comment down below na lang sa ating comment section below. Salamat!